Magandang araw mga ka-Team Jesus Riders! Napakaganda ng araw ngayon at napakasarap bumiyahe dahil hindi siya maulan, hindi rin maaraw. Smooth. Tama ang klima. Papunta ako doon sa 10 Avenue dahil doon ako madalas bumibili ng mga motor accessories natin para sa ating Honda Beat 5. So saludo ako sa mga traffic enforcers dyan. Ayan, marami tayong makikita dyan. At mga taga-LTO. At lalo na rin sa mga taga-HPG na mga bayani ng ating kakalsadahan at nagsasaayos, nagpapatupad ng ating batas trapiko. Saludo! God bless you! Ngayon magbibigay ako ng tips para sa mga aspiring riders o sa mga bagong riders kapag ka nagra-ride sa mga highways katulad dito sa Quirino Highway, EDSA, Commonwealth. So ano yung mga dapat nating tandaan sa alang-alang bago tayo mag-ride. Let's go! Okay, number one, pinaka-importante of course, ang i-check muna natin ang ating motorcycle kung nasa mabuti siyang kondisyon. May tinatawag na T-CLOCS for inspecting our motorcycle. Letter T is for checking tires and wheels. Of course, minsan hindi natin alam meron na palang nakatusok sa ating tires. So, importante sinecheck natin yan. At kung malambot na at dapat na dagdaga ng hangin. And susunod, yung letter C. Letter C sa T-CLOCS is for controls. Of course, lagi nating tingnan yung controls. Of course, yung ating steering, yung brake, of course, di ba? Kung maayos, kaya dapat merong regular maintenance talaga. Of course, no, ina-adjust yan, yung brake. Kung kailangan i-adjust, kung kailangan ng palitan, putod na sa yung rear brake shoe, sa, you know, sa front, pinapalitan ka yan. So, yun, sa controls ang mga dapat i-check. And then, next is for letter L, yung lights natin. Yan, light and electrics. So, titingnan natin yung mga lights natin kasi kung minsan ay hindi natin alam, pupundi na ang ating mga bulbs. Kahit sa dapat ng papalitan, katulad ko rin isang gabi ay talagang napundihan ako sa gitna ng biyahe, gabing-gabi napundi ang aking headlight. At buti na lang, alas 7 yun, may bukas pa na motor shop at nakabili pa ako ng 6 LED light na napapalitan ko pa. So, pero malayo-layo yun, so, nag-ingat ako mag-drive noon na walang ilaw ang harapan. You know, very risky. So, dapat sinicheck na light pagka medyo, you know, mahina na at matagal-tagal na, dapat palitan na rin natin. And then, sa sunod ng letter L sa T-CLOCS is O. Check natin yung oils natin. Siyempre, dapat minomonitor natin kung ilan na yung kilometers ang natakbo natin at dapat nang palitan ng change oil. Kasi ako, every 1,000 to 1,500 ang sinecheck ko. Minsan malagpas bago ako magpa-change oil. Pero minsan sinecheck ko na rin yung aking engine oil kung maitim na at hindi pa natutuyo. Binubuksan-buksan ko yun. So, yun ang letter O. And then, another letter C sa T-CLOCS is i-check natin yung chassis. Yung tawag, checking chassis. You know, checking chassis. Oh, okay. And last is letter S, checking for stand. Importante yung stand ng motor, of course. Hindi natin mapapak ang motor kung sira na pala ang ating stand. So, yun. Pinaka-importante bago tayo mag-ride, lalo na medyo long drive or mag-ride tayo sa highways, mga highways, no? Medyo mabilisan ang takbo. So, dapat, ayun na yung mga
ni LPO tapos si Forcer. So, saludo sa kanila. Praise God, praise God. And, ano pa ba? May bibigyan natin tips sa highway. Of course, dapat pa pagtabaguan tayo. Make sure na talagang nagamay na natin ang ating motorsiklo. Na-practice na natin to sa yung sa mga private road, of course. Kasi ako nag-practice talaga ako sa mga private road bago sumama. You know, kahit na marunong na mag-tutor dati, no? Pero no, bago bili ko yung motor, pinapractice, no? Iba-iba klase ng motor. May automatic, of course, may semi-automatic, or merong de-clutch, manual talaga. So, kailangan mapamiliarize mo mabuti muna ang motor bago ka sumabak sa mga highways. Katulad nito, Carino Highway, Commonwealth nga, EDSA, kasi hindi pwedeng basta-basta. Kasi, ano na yan eh, pag-actual driving na talaga kapag nandiyan ka na sa mga highways, hindi na pwede magkamali, you know. At yan na yung mga delikado na daan ang kapag ka hindi mo kabisado kontrolin o i-drive mabuti ang iyong sasakyan. So make sure na talagang gamay mo na ang iyong motor. Oh, you know, yan na, ang daming ano sa araw na ito. Daming HPG pa. So saludo sa mga HPG, Highway Patrol Groups, mga bayani yan sa ating kakalsadaan. Praise God. So, sarap magbiyahe pag ganitong klima, no? Hindi maaraw, hindi rin naman maulan. So, kapag tayo ay hindi pa ganoon kasanay, no, pag nasa highway tayo, iwasan natin yung magsisingit-singit. Medyo risky talaga yung magsisingit-singit. Okay? So, yun ang medyo iwasan natin sa highways. Mas mabuti pa yung slow, pero sure, no? Pero kung talagang nasanay na tayo, eh talagang mag-iingat tayo. Ano yan eh, in your own race. Pagsisingit ka, kailangan tansya, maayos ka magtansya, no? Sa pagsingit. Tansyado mo na ang motor mo kung gaano kataba ang motor mo, papaya. You know? So, yan. At ano pa ang kailangan nating tandaan sa mga highways? Of course ay dapat alam natin yung talaga mga dadaanan natin kapag malayo-layo. Dahil pag nagkamali tayo, kagaya ko, imbes no kamali at napasok na pala ako sa NLEX, kasi yung isa doon sa SLEX muntik na. So dapat kung hindi natin talaga kapasado mga daan, first time tayo sa pagsabak sa mga highways na to, eh dapat ay mag-waste tayo o pag-aralan natin yung mga daanan muna sa mapa. Kung may time pa talaga magpag-aralan, so pag-aralan natin yung mga daan. At kung magkamali talaga tayo, na-miss natin yung ating pag-turn, pagliko, yung street way na ating napasukan, dapat mabilis yung ating decision. Nasa ating exam naman yon sa ating driver's license na dapat nagde-decision tayo habang nagde-drive, mabilis yung decision natin. Kung kailangan tumuloy, safe pa rin tumuloy, tuloy na natin. Kung kailangan huminto, hinto na natin. O kung kailangan mag-U-turn, mas safe mag-U-turn, bumalik tayo. So, ganun. Mga ka-Team Jesus Riders, yun lang. At huwag natin laging kalimutan ang ating mga safety gears. Mag-invest tayo ng standard helmet. At katulad ko noon, nag-invest din ako ng mga sa tuhod, no, yung mga gears sa elbows at knees. So God bless you and keep you, mga Team Jesus Rider. Magkita ulit tayo sa ating mga susunod na vlogs. Thank you.